Magandang araw sa inyong lahat. Ah, itong mga native namin dito, pinagmamasdan ko lang. Naalala ko kasi nung bata ko, maraming mga native sa paligid. Tapos, wala pang Texas, wala pang ibang ano, bata pa ako, native lang yan. Mga nakikita ko ha, pero may mga ibang manok na pero hindi ko pa nakikita dito sa Arayat, dito sa lugar namin. Ngayon, mula nun, naano na ako sa native, parang yung native ang nasa isip ko pag native, utility chicken yan. Kinakain yung itlog, kinakain sila, niluluto sila. Tapos, inaalagaan sila ng mga halos mga pamilya dito sa amin sa probinsya, dito sa Arayat. Kasi parang ano sila, extra supply ng pagkain. Kasi hindi naman yan halos talaga inaalaga, mga tira-tirang kanin, palay, ganyan lang yan. Tapos nakakawala, may ilap. So mula nung bata ko, yan yung alam ko sa native dito sa amin sa Arayat. Pero maraming mga native na ano, na mga native na na-preserve na mga kababayan natin, katulad ng Parawakan, ng Palawan, ng Olohano, ng Hulo, tapos sa Visayas meron Darag. Ewan ko lang yung Banaba tsaka Balulang ng Batangas kung meron pa. Tapos may Camarines ng Bicol. May mga Labuyo. Pero yan, meron pa yan sa bundok. Dito sa amin, meron yan sa bundok. Kita nyo ba yung bundok? Mafag kasi. So, dito sa amin sa Arayat, walang particular na strain ng native eh. Mula bata pa ako, basta native lang sila tawag. Hindi sila katulad ng Hulohano na mukhang asil. Tapos, different colors sila. Iba-ibang kulay sila. May pula, may talisay, may spangle, may puti. Tapos, yung Parawakan na itim. Itim yung kulay. Yung Darag na dark red na blue ang paa. Dito sa amin sa Arayat, walang specific na itsura yung native. Basta native lang sila. Iba-ibang kulay, iba-ibang kulay ng paa, iba-ibang laki. Pero, ang ano nun, maliliit. Maliliit lang sila na manok, tapos may ilap. Pero yun lang, hindi sila bantam, parang native, parang katulad ng mga brown eggers mo, parang ganyan. Hindi sila ganong kalaman. So nung matanda na ako, high school ganyan, siyempre yung mga tito ko, yun yung mga talagang nag-influensya sa akin na mag-alaga. Nahilig din ako dahil mahilig sila. Ganon din yung sila, nahilig din sila dahil sa tito nila. Parang yung tito nila, nakakapag-influensya sa kanila, na-influensya naman ako. Parang ganon. Pero, nung pagtanda ko, nag-alaga na ako ng mga native ulit. Dati yung bata pa ako, may native ako, tapos naging college, wala akong native. Tapos ngayon, may mga native na naman. Hindi ko alam yung specific nature ng naging native dito sa Arayat kasi assorted sila eh. Assorted. So, ginawa ko, nag-breed ako sarili kong native. Basta hindi ko lang tinatanggal yung essence ng pagka-native nila, yung purpose nila, which is utility chicken, yung nakakain mo yung itlog. Tapos yung laman, masarap. So, in-improve ko lang yung pangingitlog nila. Pinalakihan ko yung itlog. Dinagdagan ko ng shamo para maging mas malaman sila. So, yun ang ginawa ko. Kaya ganyan yung mga native natin dyan. Kaya tara natin ha. So, marami ng mga batch ng mga naging native namin. Yan yung mga ano, ito yung mga
latest batch na baga, kumpleto na sila, kumpleto na. Malalaki na yung magiging itlog niyan dahil sa egg, meron silang egg type na blood galing sa Rhode Island. Tapos meron silang malaman na blood galing sa Shamu. Tapos yung mga ibang composition ng blood nila, yung sa native talaga dito sa Arayat. Parang yung base blood nila, native sa Arayat na masarap. So, in-upgrade ko lang yung mga traits nila para maging mas ano sila, mas masarap yung laman, baga masarap na talaga laman, mas marami yung laman at mas malalaking itlog. Para maging sila may all-in-one. Oo, talagang utility chicken sila, pang backyard sila, tapos matibay sila sa sakit. Katulad ng mga native talaga, matitibay sa sakit. Tapos, hindi sila ganun talaga kailangan pakainin talaga. Inahayaan lang sila. Para, yan ang nangyayari sa mga native, kaya masasarap yung laman eh. Yung nagkakakalkal sila, yung nakakain nila yung mga gusto nila, pupunta sila kung saan-saan, napupunan nila yung nutritional na kailangan ng kanilang katawan. Yan, ganyan ang itsura nila. Judge! Oy! Judge! Huwag ka dyan sa tubig. Magpuputik ka na naman eh. Hmm. Kunin na ito isa. Pasaway! Ito. So. Ito yung ano, ito yung isang sample ng mga native na baga, latest batch ng native na gawa namin. Oo. Para sa amin, ito yung kumpletong native. Pati yung mga magulang nila, ganun na rin. Ayan. Wala silang specific na kulay. May puti, may pula, may itim, may talisayan, may baltik. Kana ito kanawa yun to, italisayin na puti. So wala silang specific na itsura. Pero iisa lang ang specific na traits, masarap. Ah, masarap yung laman nito. Tapos malalaki ng itlog ng native namin. Tapos dilawang paa, pwedeng itim ang paa, green legs, blue legs. Pero never na puti ang paa. Hindi ako nag-breed na puti yung paa kasi parang hindi siya ganun kanitib pag puti yung paa eh. Magkapatid yan. Magkapatid yan. Yan. At saka mabait sila. Tapos gusto ko hindi mailap para mabilis na ruha. Para madaling makuha at maulam. Tsaka hindi sila makalat kasi hindi sila kung saan-saan nangingitlo. Medyo marungis lang kasi nagkakakalkal yan sila dahil umulan, nagpuputik kasi. Oh. Kapatid din sila. Ganyan sila karungis, oh, yan. Yan. Pero healthy yan sila. Oh, matataba. Ganda. Dilawang paa, yan. Oh. Wait lang. Kita ba dyan ang dilaw na paa? Tapos kapag dilaw kasi yung paa, usually dilawang balat. Sabaw sabi ko kasi. Hindi pa ganong pronounce, pero dilawang balat nito. Ay, dyan. Dilawang sabaw. So, yun ang ginawa namin pag-preserve ng essence lang. Na-preserve lang namin yung essence ng native namin. Yung ano yung gamit niya. Hindi yung itsura at bloodline. Pin-reserve lang namin yung gamit ng native chicken, yung utility chicken sila. Kasi above all, right? Kasi ang native chicken dito sa amin sa Arayat, it's all about extra supply sila ng table. Hapag. Extra supply sila sa hapag. Kapag, kumari, wala kayong ulam, or may handaan. Or may dumating na bisita. Tinola. Lalo na yung mga nasa malayong lugar na mga bisita nyo. Yung siyempre, native. Di ba? Native na manok na adobo. Di ba?
Yun yun. So, ayan. Mga kabukid, kung gusto nyong mag-alaga ng native, do, so, umpisahan nyo na kasi useful sila eh. O, sige na. Lipad, Lawin, lipad. So, mga kabukid, hanggang sa susunod na episode. Maraming salamat sa inyong panunood. Paalam. Paalam. Masarap to. Sige, gumala ka na rin. Kanina pa ako din mapakalikay, Judge. Asa na ba? Hindi ko alam.